idol at kabayan, breaking news. Armed Forces of the Philippines nagpahayag na hindi tinalikuran ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Patuloy ang agresibong pagpatrolya at masigasig sa ating territorial waters. Yan ang sinasabi ko. Yung iba advance mag-isip pero negatibo naman. Tama ang Armed Forces of the Philippines. Sa mga teritoryo lang natin dapat tayo makialam dahil hindi natin kailangang maging aggressor. Defensive mode lang tayo mga idol. Aba naman, yan ang ating tatalakayin sa vlog episode na ito. I-like ang video at mag-subscribe. Matik na! Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat. Kamakailan lamang sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na ang Pangulo ay may kautusan para sa militar ng Pilipinas na huwag sumali sa mga pagsasanay sa dagat kasama ang iba pang mga Navy sa South China Sea. Maliban kung ang mga ito ay nasa loob ng 12 milya mula sa mga baybayin ng Pilipinas. Marami ang nadismaya dahil sa desisyon ng Pilipinas na hindi sasali sa ginagawang military exercise ng Estados Unidos, Japan at Australia. Marami ang nakisawsaw sa isyung ito. Pero ano ba talaga ang totoo? Takot ba ang Pilipinas sa China? Tuluyan na ba nating tatalikuran ang West Philippine Sea? Sinayang lang ba natin ang desisyon ng 2016 Arbitral Tribunal? Alam nyo ba kung ano ang sagot ng Armed Forces of the Philippines? Good news! Sinabi ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Lieutenant General Gilbert Gapay, na ang pansamantalang pagsuspinde ni Pangulong Rodrigo Duterte na huwag sumali sa iba pang mga Navy sa magkasanib na pagsasanay sa labas ng territorial ng karagatan sa West Philippine Sea ay hindi nangangahulugan na ang Pilipinas ay tinalikuran ang mga pag-aangkin at ang soberanya nito. Sinabi ni Lieutenant General Gapay sa CNN Philippines noong 7 ng Agosto, kami ay nagpapatrolya ng agresibo at masigasig sa ating mga territorial waters at talagang pinapanatili ang aming presensya sa mga lugar at nagpapadala ito ng isang sinyales hindi lamang sa China ngunit sa iba pang mga nag-aangkin na bansa na ipinapahayag pa rin natin at pinoprotektahan ang ating soberanya sa bahaging iyon ng bansa kung saan ang kanyang tinutukoy ay ang West Philippine Sea. Nabanggit din ang pinuno ng Armed Forces of the Philippines na itinataguyod natin ang diplomatikong pamamaraan at syempre ang diskarte ay nakabase sa panuntunan sa pagharap sa isyu ng West Philippine Sea. Wow, sa mga mahina ang loob at sa mga mahilig maglagay ng malisya, lalong-lalo na sa mga ayaw sa kasalukuyang administrasyon. In your face, yan ang sagot ng Armed Forces of the Philippines sa inyo. Dahil wala kayong tiwala, mahina ang loob nyo. Mga idol at kabayan, kung hindi lang natin sinayang ang kaalaman noong kapanahunan ni dating Ferdinand Marcos, siguro pwedeng nating sabihin na ang Pilipinas ang pinakamayaman, progresibo at malakas na bansa sa Asia. Ang mahalaga, sama-sama nating ibangon ang Pilipinas. Tumayo at manindigan na tuloy ang laban natin sa West Philippine Sea. Bilang isang Pilipino, kaya natin to. Maraming salamat. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.